sagutin lang natin yung tanong ni Miss Angel Din Tibasco. So, ang tanong niya ganito. Nahuli po ng pulis na may dalang gamit na DEU at na is mo ibenta. Pero, hindi naman nabinta. Paano ang kaso? Nakapiansa na po ng 40K. May warrant pa rin po ba kaya? Okay. So, ang ibig sabihin nito ay nakasuhan na ang suspect dito sa ating senaryo, no? Nakasuhan na ang suspect. So, ngayon, na maaaring gamit, so, i-assume natin na parin o illegal possession of firearms or illegal selling of firearms. Is po, medyo mabigat to, no? Magkaiba po ang kaso ng selling firearms at possession. So, maaaring, naku, baka dalawa ang ikaso na date niya dito. So, nag-bill siya ng 40K. So, ang tanong niya, mawawaran pa din. Hindi na. Ang winawaran po na tao, yung mayroon siyang kaso na hindi pa nakukulong o hindi pa nakakulong. Kung nakakulong na yan, hindi na kailangan iwaran at nakabili siya. So, magkakaroon uli siya ng waran kapag binayulit niya kondisyon ng bail. O anong kondisyon ng bail ang nakasaad dyan? Ang unang-una dyan, kapag mayroon hearing or kinakailangan ng korte ang akusado, makita or may sasagutin, dapat aktibo siya, makita ng korte. Kasi kapag hindi, ito ang maaaring iwaran siya at arestuhin uli siya. Okay. Kaya naman nakabibigat kung nakawaran. So, ito medyo, Angelino, sa ganitong kaso, kung mayroon kang kinaharap, no, maaari ka makipag-ugnayan sa iyong abogado. Or, kung gusto mo naman makuha ang opinion natin bilang isang criminologist, so pwede kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Wala pala akong tanggapan. Sa aking social media, police ako, messenger, no? So, nakatoplas ko dyan para makita mo. Well, ito, ano, Angelino, ang pinakadabis mo dito mong gawin, kung anong gusto mong mangyari, kung ano ang kaya mong tanggapin bilang parusa ng akusado, ay makipag-ugnayan ka closely doon sa prosecutor or mag-hire ka ng abogado. O na hindi naman, titipid ka, ay makipag-ugnayan ka sa prosecutor na may hawak ng kaso at alamin mo kung paano matatapos agad itong kaso. Okay? Ganun lang. So, sa papaanong paraan, so, pwede mo siyang i-text, pwede mo siyang personally kausapin kung ano ba ang pwede nilang ibigay na minus na sentensya para matapos na o para hindi makulong itong iyong suspect. So, ganun lang. I think, baka pumasok ito sa probation. So, try mo lang. So, kung ganito, dapat mamaniobra mo to kasi dapat makakatawad ka para pumasok ka sa probation. Kaya pag hindi mo naayos to, anintay mo yung penal sentence, mabigat ang parusa ng illegal possession of firearms. Tampa 6 years yan kapag inantay mo. Kaya, kailangan makuha mo yung discounted na sentence. Bakit nga pala ikaw ay yung suspect, no? Kailangan makuha niya para hindi siya makulong or pumasok sa ang tinatawag na prison correctional na hindi lalagpas sa 6 years para makapag-apply siya na probation kung hindi niya pa nagagamit ang privilegio na probation. So yan, Angelina, para sa iyo itong video to, para sa ibang iyong katanungan, uulitin ko ang ating messenger ay pulisya po, kundi ka lang. At ini-encourage ko rin kayo noon na ikaw, Miss Angeline, baka naman nakakaluwag-luwag ka at pwede kang mag-join sa ating membership sa ating channel. May Gcash po yan or pang siguro, no? Meron po yan, one charge na pangkapilang. 129 pesos.
Pero kung ayaw mo naman, so, hindi naman kita pwedeng pilitin. So, that's your choice. Okay? Well, so maraming salamat ako po ang inyong lingkod. Walay siya po. Thank you for watching. See you again in my next video.